Staying Alive with John Gill and John Mark Gill Loreno. Each Thursday evening, 8 to 9, emphasizing having an active, uncompromised, happy Christian life in this present wicked world. Now here are your hosts, John Gill and John Mark Gill Loreno with Staying Alive. Pleasant evening, Team Focus, and time check muna tayo. It is 8 o'clock in the evening. You know what time it is. It is another time for another episode of Staying Alive. Keep tuning in, Team Focus. This will be a great night for us. But before we proceed on our program, I give you the Amen Vocal Band. And once again, featuring Miguel Bagyon. As I travel to this pilgrim land, there is a friend who walks with me. Leads me safely to the sinking sand, it is the Christ at Calvary. This would be my prayer, dear Lord, each day, to help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. I need every hour. Should this pilgrim land, protected by thy saving power. Oh Lord, look down on me. When I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Let me travel to this pilgrim land, there I may see the blessed way. Keep me that I may be holy, thine, and sing redemption song someday. I will be a soldier brave and true, and every firm may take a stand. As I onward go and daily meet the foe, blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. When I kneel in prayer, blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. All right, maraming salamat, Amen Vocal Man. Thank you for that. Napakakabisado yung. Salamat sa kabisado yung kanta. And again, let us welcome my co-host for this evening, Mr. Good Evening, Brother Dominic Mendoza. Good evening po. Yeah, pasolim, pansin ko, pasolim ng pasolim yung good evening mo. No? Kamusta nga kapatid? Masaya. Ha? Gano'ng ka masaya? Patingin ako ng masaya. Bukas pa pala yun, sorry. Sabay, patingin ako na masaya. Yan ang masaya. Pag masaya ka pala, dapat ganyan. Sa itsaliig. Ha? Sa itsaliig. Ginusto mo yan eh. Well, amen. But again, it's good to be back, Brother Dominic, amen, sa ating program na Staying Alive. At meron lang ako isang gagawin next. Ano. Hindi ko na uulitin to. Bakit tayo? Yung wala akong coat. Malamig. Malamig. Malamig.
Taglubig na kasi. Ngulan na. Oo nga, eh, tag-ulan na eh. Kaya dapat get, ano tayo, dapat yung suot natin, ano, three-piece. Three-piece. Ano, mga ano, mga Charles Haddon Spurgeon. Ang mga ano. So, long sleeve. Long sleeve. Taleko. Vest. The best. Tapos, coat. Coat. Opo, umbira. Pag ano ka ba, pag galing ka pa sa Puans, ano ba yon? May trench coat. Puans is Puans. Yes. Well, amen. Good evening amen. Mo sa lahat po ng ating viewers mo ngayon. At pagpasensyaan nyo na medyo mahirap talagang magsalita pag wala kang monitor, no? Mahirap kaya, talaga. Alam mo, tingnan natin, Brother Dominic, sikapin natin na makita natin dito kung ilan na yung present na, ay, kumakanta pa lang kayo. Kumakanta pa lang kayo. Kumakanta pa lang. Kumakanta pa lang kayo. Galing. Well, anyways, magandang gabi po sa inyo po amen. Lahat. Amen. Good evening. Especially to all the families na ginagawa pong itong family time with God, no? Kamusta po kayo and kamusta ang inyong pamilya? I hope that everybody is happy in your amen. Family. De, actually, kanina, kinuulit ko. Actually, kanina, kinuulit ko yung mga members ko. By the way, shoutout nga pala sa ambassadors. Alam ko na nagsabi ako sa inyo, be excited. Sabi ko nga, mag-ingay kayo. Hindi lang grupo ko, okay? Hindi lang sa, hindi ko to sinasabihan sa ambassadors, kundi yung mga members na ibang ng ibang grupo. Be excited at dapat tayo yes. yung maingay sa chat sa comment section. Yeah. Kasi alam mo, nakakalungkot kung programa natin no, tapos hindi tayo yung maingay. Yes, ang maingay, ang madalas ko nakikita, puro mga mothers. Mga mothers? Yes. Mga tatay, oh. Ganun ang mga nag-comment. Kasi pag nag-comment yung mga tatay tsaka nanay, may kasamang batok sa anak. Narinig mo? So, mga kabatid, 72 viewers na tayo. Tandaan nyo, may goal tayo, Team Focus. Anong goal nyo? Yes! 120 views. Kaya yan. Kaya yan. Ang vira. 120. Yes. 120. Mag-comment na kayo lahat. 120 viewers. Let's go. Let's go. Alright, let's hit that goal and let's get excited. Brother Dominic, alam mo, gusto ko lang itong pahaginga ng saglit. Ano yan, ano yan? Napakaganda ng mensahe kahapon. Yes. Oh yes, sabihin ko sa'yo. Sinamaan ako doon. Actually, nung Sunday yes. pa lang eh. Kasi alam naman natin that ako yung isa sa mga editor ng ating pastor pagdating sa mga yung pinopost niya na principle. Alam mo, ang ginagawa ko siya, Brother Dominic, pinapakinggan ko yung preaching ulit. Ay, sabi ko nga kay Pastor Hill nung ano, kay Papa nung pag-uwi namin, sabi ko, Tay, maanghang pala talaga yung mensahe mo, lalo na nung umaga. Mm. Ay, napakatindi nun. Kung naalala nyo, if I'm not mistaken, ipinost ito Wednesday, kung hindi ako magkakamali, yung God's original plan na principle. Well, Wednesday. Anong yeah. ano dun? Nakalagay dun, children are to obey their parents. Parents are to yes. nurture and admonish their children to the Lord. Alam yes. mo, napakaganda yun. Simula nung Sunday, dinugtungan ng Sunday ng hapon, dinugtungan pa ng Wednesday. Pambihira sa sasabihin ko sa'yo. Yeah, sunod. Tapos dudugtungan pa natin ngayon. Amen. Dudugtungan pa natin yan sa Friday. Dudugtungan pa natin yan sa Sabado. Non-stop Sunday na si Kuhan. Na naman. Non-stop na si Kuhan yan. Sunday na naman. Tapos Monday ulit. Monday. Tapos Tuesday. Siyempre, after na Monday, Tuesday. Sunod na Tuesday, Wednesday. Tapos Thursday na ulit. Staying alive na naman. Yes. Next week, ano na yan? 200 views na. Alright, at continue sharing the link, no? Continue sharing share the link. Kayo, please, tag, comment. Ikaw, Brother Dominic, na-enjoy mo ba yung episode natin ng Father's Day? Yes, na-enjoy ko. Lahat tayo nag-enjoy. By the way, happy belated Father's Day po sa wait mga lang. Ano, ngayon lang. Wait lang. Ala. Meron tayong kailangang batiin ngayong araw na to. Aba, o nga pala. Today is Ma'am Charina Rosales' birthday. Wow. Ma'am Charina! Wow. Ma'am Charina. Ha? Tinapay. Ganda yung iniipit eh. Lima-lima naman yun eh. Alam mo, Jam, mo mapapatunayan yung ano eh, tunay na nag-i-involve sa soul winning. Ayaw. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang isang tao na nag-i-involve talaga sa soul winning, ang mga sasabihin niyan sa'yo, anong minerienda mo? Alam mo ano? Cheese stick. Fishball.
Tapos abang-abang. Ano pa yung isa? Yung ice cream na meron tinapay. Alam mo kung anong pinakamasarap na flavor dun sa ice cream na yon? Ano? Kukupandan. Tapos nung kitang-kita mo yung kukunong ng gapoy, no? May itim. Kamukha ni Ponjing yung kuko. Wow. Well, anyways, pinapasaya lang namin kayo, mga kapatid. At ako'y naniniwala na kayo ay ready na sa ating programa sa gabi na ito. Shoutout po pala kay Pastor David Ling. At nanonood po siya ngayon si Pastor David Ling. Good evening, Pastor David, and we are so happy that you are here in our program. Wow. And good evening. English po, kining? This is the pastor from Malaysia. Burma. Huh? Myanmar. Thailand yan, direct. Yan yung ano, Myanmar yung... Oh, yung Myanmar yung ano, isang bansa. I know Myanmar. Yeah, I know Myanmar. Yeah, that is the split ako, di ko sabihin. Myanmar is the country. Ay, nako. De, alam mo kasi, Brother Dominic, excited lang ako ngayon. Alam mo bakit? Kasi babalik na tayo sa lesson natin. Shout out nga pala kay Sister Aubrey. Sister Aubrey, malaking shout out sa iyo. Ang galing. Sa iyong ginawang review. Now, let's go on our program. Ready ka na? Ready na. I-start mo na yung sasakyan. Tagal lang pumapalakpak pa yung sasakyan. Mapalakpak mo yung sasakyan. Well, anyways, young people, team focus, let's get ready. Sumakay na tayo and amen. Pumunta tayo sa church. Amen. Church ulit. Yeah, pwede. Pwedeng church. Yeah, pwede. Pero kasi, kadalasan yan yung pumunta sa bahay. Yeah. Kadalasan din, ito yung mga taong nakikita nila sa kanilang cellphone. By the way, meron na po tayong 85 viewers. Mag-share pa. Kaya pa natin paabuti ng 100. Share pa po tayo. Sabihin po natin kung sakaling dumating sa atin yung tinatawag natin kamatayan. Iba yan. I-share yung link. Yung link. Akala ko yung gospel eh. Liwanagin mo kasi. Yung ginawa natin kanina. Yun sa ano, Brother's Keeper. By the way, shout out pala kay Vincent Aloquena de la Torre. Bunga siya nun. Nanonood siya ngayon. Gerson Tyson. Yeah, Gerson Tyson. Yeah. Nanonood ba sila? Hindi pa na-invite. Pero ang na-invite namin kanina, yan. Si si Aloquena de la Torre. Okay, sige, tuloy tayo. At ako'y naniniwala na ngayong gabi, may excite kayo kasi, alam mo, ito isa yung, pwede natin itong, kung noong mga nakaraan na pinag-usapan natin, Brother Dominic, tinagurian natin silang ating mga personal heroes. These people can be your personal heroes too. Yeah. Para sa mga young people na nakikinig ngayon, kasi alam naman natin na itong mga tao na ito, masasabi natin silang underrated. Yes, sila yung mga underrated like Devin Booker. Devin lang. Okay. Ito pa kasi Devin Booker. Kasi idol yun. Lodi yun. Well, ito yung mga tama yung sinabi mo, mga underrated. Kasi hindi naman sa underrated na hindi sila napapansin. Hmm. Kumbaga, ito na yung mga taong behind the scenes na lagi eh. Yeah. Kasi, of course, ang lagi nating makikita is our parents. As one of the people that will stir up our interest in getting to know God more. Parents, then the next is pastor. And ngayon, ito yung mga tao na kung saan makikita nyo lagi sa inyong maliliit na cellphone. Makikita nyo sa smart TV. Ano kadalasan yan yung ting? Yeah. Kadalasan, ito yung mga gumagawa ng maraming GC. Yeah, these are the people. Yeah. Itong mga tao na ito, at this is very dear to us, mga young people. Alam nyo kung bakit sinabi kong napaka-dear sa atin to bilang mga kabataan. Bagamat sila ay nagtatrabaho sa isang lugar, and as a family, lahat ay tinatrabaho nila dun sa lugar na yun. Pero makikita mo that these people ay nakatuon sa isang tao doon sa lugar na yun.
Ano yun, yung mga tao na yun, yung mga young people. Mga young people. So kung meron man silang pinagtutuunan ng pansin, tayo yun. Tayo amen, yun, mga amen, young people. Kaya nga sabi ko sa inyo, these people are very dear to us. Actually, hindi natin, yun yung mga taong lagi tayong kasama. Yes, lagi yan, tayong yan. Kasama, lagi kayong kausap, yeah, kabiruan ninyo, and minsan pa nga tutulugan eh. Yeah. Kaya ito yung mga young people na kung saan, ito yung mga tao, young people, na kung saan mga Superman ika nga tawagin yeah. natin. Bakit ko sinabing sa mga one call away eh? Gamitin natin sa tama yung kanta. Ay, patay. Anyways, now, sino itong mga tao na ito? Una, parents. Sumunod, pastors. Pangatlo, these are your area leaders. Yes. Tama. Kasi ang pinag-uusapan natin. Tignan mo, kita ko nakalimutan ko. Patangutang ka ba? Hindi mo pala alam yung sinasabi ko. Yung mahihira ka. Yung pala yun, iba yung nasa isip ko eh. Area leader mo. Area leader pala. Sorry, sir. Well, Brother Dominic, alam mo, ako as an area leader, by the grace of God, na-assign na area leader, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon because I really love this job. Yeah, alam mo, magkasama tayo ever since na tayo ay lumabas sa area. Eh sabi ko nga sa'yo, na-areahan mo ang area ni Brother Janep ngayon, yung Central. Yung Mandaluyong. Na-areahan mo yun, nagbabad ka dyan. Ako, na-areahan ko lang yan, Balikatan. Area ng Novaliches, yung Caloocan, na-areahan ko yan, Balikatan lang din. Pero yan yung mga dalawang area na kung saan hindi ako nagbabad. Pero nakita ko, halos naikot ko yung buong area. From north corner, south lahat, corner, lahat east lahat. And west corner. Lahat yan, naikot ko yan. Naikot natin yan. Kung sino-sino naging area leader natin. Na as I travel in this pilgrim. Hindi, sa pag-ikot ko noon, Barry Dominic, alam mo, itong mga area leaders na ito, kung sino-sino yung mga, ito yung mga makikita mo na kung saan, sila yung kala mo taga dun sa lugar, pero hindi naman talaga. Yeah. Yung tipong, magugulat ka na lang, yeah. Yung iba pa dyan, bigla na lang kakatok sa isang bahay pala yan. Oh, tapos, minsan, dadaan yan, babatiin, oy, sir, beer, kilala ka dito. Bira. Pero ano yan, hindi naman siya taga dun. So makikita mo, iba yung trabaho talaga ng area leader. Alam mo, Brother Dominic, nung ako ay naging area leader nung Southeast Family. Number one. Yeah. Southeast Family. Wala siya magagawa sa atin. nang Southeast Family, naging area leader ako. Sabi ko, noong una, sabi ko, anong gagawin ko? Kasi nasanay nga ako na sumusunod lang ako sa kung anong sabihin ng area leader. Sanay ako na pag sinabi ng area leader, dito ka. Nung nandyan si Jude, okay pa eh. Nung siya pa yung area leader ng Southeast noon. Inasign niya ako sa Libis. Doon tayo, nag-salwini. Nung umalis na si Jude, sabi ko, okay, ako na yung area leader. Ako na yung inasign ni Pastor niya. Gagawin ko dito. Gagawin ko dito. Pero alam mo ba, nakita ko, napansin ko doon, na you have to... Iba na yung magiging paraan mo ng pakikipag-usap sa tao. You really have to make yourself approachable pagdating sa tao eh. Kasi alam mo ba, Brother Dominic, hindi naman sinasabi ko mahirap maging area leader. No? Maganda maging area leader. Masarap makipag area leader. Pero you have to face different kinds of people every day. Pag lalo na nung wala pang lockdown, yung tayo ay lumalabas pa, talaga nagsosolwining tayo, you have to face different kinds of people. Hindi mo alam iba, na... Iba talaga. Yeah, pagkatok mo, bubuksan ka ng pinto, akala mo maamo yung mukha, pero babagsakan ka ng pinto. So you have... Meron kang mabibuild dapat sa'yo na ugali, na iba, na dapat maging approachable ka sa lahat ng tao, dapat madali kang labitan ng tao. And ako, sa akin, maganda. Masarap maging, kasi pag naging area leader ka, Brother Dominic, eto, maraming area leader dito, dyan mo mapapatunayan yung sinasabi ni Pastor that you really have to love the people because the very essence of the ministry is the people. Amen. Kasi, amen. Yan yung paglilingkuran mo eh. Aba. So, pag ikaw ay area leader, dapat matuto kang mahalin yung mga tao na yan. Amen. Approachable man yan o hindi, you have to love them. You've got to love them. Narinig niyan, chosen generation, ah? Mahal tayo ng leader natin. You've got to love them. Amen, amen. Kasi importante yan eh, na matutunan mo silang mahalin. Kasi
hindi mo alam yung iba diyan ay maaring kaya lang pala ganun sa una, eh may pinagdadaanan. Amen. Pero once you introduce God to them, gagaan yung pakiramdam nila. Diba? Not to touch the emotion, but yung reality, kasi yung realidad, makikita nila. Magugulat na lang sila, meron palang ganun. Yeah, makikita nila. And then, sabi ko nga eh, you really have to love those people. Kasi, hindi mo alam na, minsan magtatanong ka, bakit sa dami na mo magagandang area dyan, ba't dito ka pa dadalhin? Diba? Kaya sana naman, sa mga kapwa ko po area leader, walang makita, walang marinig sa atin ng ganyan, ang ating mahal na pastor. Diba? Kaya, kahit saan ka ilagay, diba, kahit saan ka ilagay na area, eh, talagang you really need to strive na ma-inlove ka dyan sa ginagawa mo na yan. Kasi kapag Amen. Once na na-inlove ka dyan, mag-i-enjoy ka talaga. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, young people, as an area leader, I really love my job. And dapat nyo rin ma-appreciate yung ginagawa ng mga area leaders. Ako, magsasalita ako dito sa harap ninyo, not as an area leader, kundi being na nasakupan din ako ng isang area leader. Nahawakan din ako, sabi ko nga, Brother Dominic, halos ilan yung mga naging area leader natin. Diba? Ilan yung mga naging area leader natin. Bagamat nung una, siguro, ang alam lang namin ni Brother Dominic, sasama sa kanila, pagkatapos, babalik sa coaster, bibili ng root beer, kakain ng turon. 7-Eleven. Bagamat yun lang yung habol natin minsan. Pero we cannot deny the fact that these area leaders may umaalma. Pakuno na ito. That these area leaders, no, we cannot deny the fact, Brother Dominic. Teka lang, baka may mag-comment dyan, baka may nakalimutan tayo. Dumadayo. 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 Yung ano, pupunta ka ng area, Talamumbag, varsity bag. Kumpleto yun. Amen. Paalala po, 95 viewers. Yan na, malapit na, malapit unti na. Unti na lang mga kapatid. Yeah. Let's go for 120 mga kapatid, 120. Yeah, keep sharing the link. Keep sharing keep the link. Your friends. Gisingin niyo po yung mga members na hindi nanonood. Sumigaw kayo, buksan niyo yung bintana. Sigaw kayo, mga kapit-bahay, manood! Hindi, balik tayo sa pinag-uusapan natin, Brother Dominic. Alam mo, sabi ko nga, magsasalita ako dito bilang isang kabataan din na nagkaroon ng area leader. Amen. Alam mo, one thing na ma-appreciate mo sa kanila is their sacrifice. Yeah, is their sacrifice. You have to appreciate their sacrifice. Alam mo, hindi biro. Hindi biro na yung pagsasakripisyo ng isang area leader. Kahit masama ang pakiramdam niyan, lalabas at lalabas pa rin niya ng area. Meron lang isang area leader ngayon na talagang pag nagkasakit, wala eh, talagang iiwanan yung area. Hindi nakikinig natin. Ayan, mag-devotion yung mga ano. Ayan, ano. Wala. Ewan ko, ano ba? Two days. Minsan, sakto pa, resurrection niya, 3 days din. Ganun niya, ipantay yung sarili niya sa Panginoon. Sana kabahan siya, Brother Tommy. De, joke lang. But their sacrifice. You really have to appreciate their sacrifice. Na, kasi alam mo, Brother Dominic, these are the people na kung saan tutulong, tanggapin man natin sa hindi. But these are the people na tutulong sa atin na mag-steer up ng ating interest in getting to know God. Amen, more. Sir. Nabanggit mo yan, sir. Alam nyo po, ako, sinasabi nga ni Sir Maki, area leader ko siya ngayon. Alam nyo po, sa mga young people, pagtingin nyo ay wala kayong interest, try to get close to your area leader. Alam nyo po, magbibigay yan sila ng ano, magbibigay at magbibigay yan ng ano, idea sa inyo. At pag sabihin nyo, sir, di ko kaya yan. Magbibigay palit ng, hindi yan mauubusan ng idea na makapag-involve ka. Hindi lang yun. Yung kumbaga parang, yung tingin mo wala ka talagang kagustuhan na makilala yung Panginoon. Yeah. Yung wala kang gana sa gawain ng Panginoon. Yes, wala kang gana. Yun. Yun yung term na ano ko. Walang gana. Pag lumapit ka sa area leader mo, imposibleng hindi ka ganahan eh. Man. Kahit sabihin mo, ginagaya mo na lang, magugulat ka na lang, ay, ganto na pala, simple na. Kumbaga sa'yo dati, ang hirap gawin ng soul winning, ang hirap gawin ng prayer, ng Bible reading, kakasama mo sa area leader mo, kakasunod mo sa area leader mo, natututo ka at nadadalian ka na. Ngayon, na-steer na yung interest mo sa Panginoon. That's good. At saka ang hindi, kasi sabi ko nga eh, tayong mga kabataan ngayon, ay, sabihin ko sa'yo, kung ano yung parang hindi natin makita na medyo ma-action, dun ayaw natin eh. Yes. Parang titingnan mo pa yan, yung pinapagawa ng area, pag sinabi ng area leader mo, oh sis, oh Brad, ganito, gawin mo to, ganyan.
ano ba yun eh, kumbaga sabi nga ni Sir Eugene kanina nung magkasama kami, kakaliskisan mo muna yun eh. Tatansyahin mo, parang medyo boring ata yan, Sir. Parang medyo boring yan. Kaya nga pag ano ngayon, hindi mo gagawin. Pero sabi mo nga, maganda yun, Brother Dominic. That is a good point, young people. Tandaan nyo yun. Just kung wala kang interest to get involved sa ministry, samahan mo lang area leader mo. Suportahan mo lang. Huwag kang titigil sa pagsuporta mo. Ito sa area leader. Sabihin ko po, ganyan ako noon. Ganyan ako noon. Wala akong ba... Hindi ko talaga gusto yan na mag-soul winning, sumama-sama sa ministry sa church. But noon po talagang sumama ako sa dati kong area leader, si Sir Jow. Talaga, maniwala kayo sa akin, just by going with your area leader, imposible talaga na hindi po master yung isip ng mga kabataan pagdating sa gawa. Oh yes, totoo yan. Alam mo, ito Brother Dominic, sasabihin ko sa'yo. Young people, makinig kayo sa sasabihin ko, maganda to. I can say, kung bakit ako nagkaroon ng interest that someday na gusto ko rin maging area leader. Bakit ako nagkaroon ng desire na manalangin? Bakit nabuo yung panalangin na that someday I want to have my own area? I want to lead people sa isang area. Bakit nagkaroon ako ng desire na ganyan? It is not that ako ay laki sa church. It is not that ako ay anak ng pastor. Of course, nandyan yung encouragement ng magulang at nandyan din yung mga preaching na naririnig mo. So, mabibuild up na yon. Pero bilang isang kabataan kasi, may kaagaw ka pa eh. Yeah. May kaagaw ka pa. Gusto mo mag-involve, pero paglingon mo sa kaliwa, paano to? May iiwan ko tong activity ko na to. Yeah. Hindi pwede. Kaya ang nangyayari ngayon, pagsasabayin mo. Ngayon, pag pinagsabay mo, ang problema, mas lamang pa rin yung nanditong dati mong gawain. Yeah. So, ang mangyayari ngayon, instead na ikaw ay makapag-involve na sa ministry, ang mangyayari ngayon, imbis na ikaw nakabataan na magkakaroon ka ng involvement sa gawain ng Panginoon, and you will have that interest na ikaw ay maglingkod at kilalanin mo pa ng husto ang Diyos, eh, meron ka pang iniisip. Yeah. Kaya nga, yan yung babagsak tayo doon sa sinasabi natin na hindi natin kaya mag-isa. Yeah. That's Amen. Why we Amen. Need people that will stir up our interest in getting to know God more and Amen. To fall Amen. In love in the things for God. Amen. Kaya nga, etong mga area leaders na to, ang gagawin na itong mga to, all they have to do is just to encourage you. Amen. Walang pilitan. Amen. Walang pilitan. Ikaw, Brother Dominic, you can say that. Hindi tayo pinilit mapunta sa gantong klaseng sitwasyon. Yes, hindi. Alam niyo po kung bakit ako personally, kung bakit ako nakarating sa isang sitwasyon na ako ay naging area leader, kung bakit ako nagkaroon ng desire na balang araw, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, if you will give me an opportunity, magiging area leader ako someday, I'd love to do that. Oh no, bakit ako nagkaroon ng ganun desire? Tama yung sinabi mo. Una, kakasama ko sa area leader. Yeah, amen. Pangalawa, kakatingin ko sa area leader. Amen. Pangatlo, dahil nakinig ako sa area leader. Pangapat, sumunod ako sa area leader. Amen. At ito pa, gusto kong dugtungan yung sinabi nyo kanina, Sir. Kakasama mo sa area leader mo, magugulat ka na lang. Pag may problema ka, kahit hindi related sa ministry, magugulat ka na lang. Ang unang lalabas dyan sa contacts mo, area leader. Area leader. Yeah, totoo yan. But, sabi ko nga sa inyo, young people, because these people are very dear to us. Amen. Sabi ko nga, ako nagpapasalamat na bunga ako ng impluensya ng isa ring area leader. Mm. Sa lahat ng area leader na nakasama ko, I can say their name sa inyo lahat, kaso mauubos yung oras natin. I can say their names sa inyo. I am really thankful to God para sa kanila. Kasi, alam mo, Brother Dominic, isa sa mga naging secret or naging susi, naging susi, kung bakit ako napunta sa gantong klaseng sitwasyon, yung sumunod ako sa aking mga area leader. Kasi Amen. Sabi ko nga sa iyo, Brother Dominic, all they have to do is just to encourage us and to tell us what to do para ikaw ay lumago bilang isang Kristiyano. Young people, yan ang tatandaan ninyo. Ngayong nagsasama-sama na tayo sa gawain ng Panginoon at meron ka ng opportunity, meron ka ng chance na makapaglingkod sa Panginoon, hindi mo kakayanin yan mag-isa eh. Yeah. Yun yung sinasabi Amen. Ko kanina. Amen. The devil will give you everything para ikaw ay mawala sa ministry. Ang problema, yun pa yung idea na kinukuha ng kabataan yan. Yes, totoo yan. Pero ang hindi natin alam, mga kabataan, na merong tatlong mga tao na nakikipaglaban para sa atin. Amen. Una, magulang mo. Magulang. Pangalawa, yung pastor mo. Pangatlo, yung area leader mo. These area leaders ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mag-rule over your life. Amen. Kaya nga ang sabi in Hebrews chapter number 13 in verse number 17,
obey them that have the rule over you. Wala kang ibang gagawin. Sabi ko nga sa iyo, ito yung mga tao na kung saan ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Di ba? Una, magulang mo. Ako naniniwala that every young people will agree with me pag sinabi ko na ang magulang mo ngayon, yan ang tamang tao na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ah, pag may kumontra dyan, ewan ko na lang. Sige, mamuhay ka mag-isa. Oh. Magulang mo, binigay sa iyo ng Diyos. Brother Dominic, naniniwala ka ba na si Pastor Hill as your pastor ay isang tao rin na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? Yes, amen. And naniniwala rin tayo kung saan ka mang kabilang na area ngayon, kung sino man ang area leader mo, yan ang isa sa mga tao na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen. Na ibinigay sa iyo ng Diyos na wala kang ibang gagawin just to obey what they are going to say to amen. You. Amen. Amen. Bakit? Because these people ay walang sasabihin yan sa iyo na para sa ikasisira mo sa ministry. Yung ikakawala right. mo sa presensya ng Diyos. Amen. Actually, ito yun, sir. Experience ko sa inyo, sir. Sa'yo, sa akin. Ibirang leader. Ito po, pag hindi mo, kunyari, hindi po, sa mga, kunyari, nagpipreach po ang ating malapastor, nagbigay na siya ng instruction, ito po yung experience ko po, as si Sir Maki, as my area leader, siya na po yung, diba, alam na natin eh, nakapakinig tayo ng mensahe mula sa ating pastor, ang nangyayari sa amin, ang sa akin, sa nangyayari, ituturo sa atin ng ating area leader kung paano igagawin yung instruction na yun. Yeah. Ganun yung experience ko as si Sir Maki na leader ko ngayon. Ganun yung na-experience ko. And that will steer your interest pagdating sa pang... Kasi, amen. Siyempre, ang karami ng kabataan ngayon, hindi tayo sure. Hindi natin alam. Alam na natin kung ano yung gagawin natin. Hindi lang natin alam kung paano gagawin. Yeah, that's right. So, ganun. Gusto ko po, may burst ako ano ba, so nawala sa cellphone, sorry. Pero yun po yun. Yung tinuturo, nandiyan po yung mga area leaders sa atin para mag-show sa atin kung paano gagawin yun. Lalo na ngayon, pandemic, hindi tayo makapunta sa church. Tama yan. Wala tayong alam paano natin gagawin yung mga ministries natin. That's right. Nandiyan sila para mag-push sa atin na magkaroon tayo ng ministry. Yeah. Alam mo, Brother Dominic, tama yung sinabi mo. Ngayong pandemic, ito by observing those young people ngayong pandemic. Of course, nakasanayan kasi ngayon lang naman na ulit nangyari to eh. Nakasanayan natin na ang ministry, yung mag-usher ka. Ang ministry, pag sinabing ministry, yung magturo ka sa Sunday school. Mm. Ang pag sinabing ministry, yung maging choir member ka, maging musician ka, maging usher ka, maging security ka, maging parking attendant ka, maging nurses ka, anything na nakikita natin nung actual pa tayo. Mm. Yan yung tumatak sa isip natin, young people, di ba? Yeah. Yan yung tumatak sa isip natin na yan yung ministry. Eh, biglang nag-lockdown. Kaya nga, ang unang iyak dati ng mga young people, paano na yung ministry ko? Yun lang. Di ba? Kaya nga, ang hindi nila alam, no, hindi doon nagtatapos ang ministry. Pwede kang magkaroon ng panibagong ministry. Now, alam natin yan. Kapag tinanong natin, pag tinanong mo ang mga young people, Brad, sis, alam mo ba na pwede kang magkaroon ng ministry kahit pandemic? Yeah. Ano yung sasabihin ng mga young people? Yes naman, sir. Alam ko yan. Pero tama yung sinabi mo. Alam natin, pero hindi natin alam kung paano gagawin. Alam natin na pwede tayong magkaroon ng ministry. Kaya nga, the job of the area leaders is to tell you what to do. Ngayong pandemic na ito, akala natin hindi natin nagampanan yung ministry na kung dati man kayong usher, kung dati man kayong Sunday school teacher. Akala natin nung pandemic, ala, paano yan? Hindi ko na magagampanan yun ako, kaya manghihina na lang ako. Alam mo bang, alam na ng area leader mo yan na pwede ka manghina ngayong pandemic? Yeah. Kaya nga, the job of the area leader is to stir up your interest na ikaw pa rin ay ma-in love doon sa gawain ng Panginoon even in times like this. Kaya anong gagawin ng area leader mo? Oy, ikaw, bangon. Magbabasa ka ng Bible mamaya 6 o'clock. Magbabasa ka ng Bible mamaya 7 o'clock. Amen. Diba? Oh, magpipray ka mamaya 8 o'clock. Baka nakakalimutan mo. Diba? So, you see, merong ministry. Tignan mo, ito sir, binanggit mo na yan, sir. Ito, mga karawin ng young people, di ba may iba sa inyo nagbo-Bible reading, nagpe-pray ng maaga. Nako, ang oras niyan, 7 o'clock ng umaga, 6.
Gising na yan, 12 o'clock ng umaga. 12, bakit? 12 a.m. Early morning. Nagpe-prepare na yan. Yan, excited eh. Excited eh. Alam natin, tama yung sinabi mo, alam natin. Kaya nga, young people, since that these are the people, our area leaders are the people na inassign sa inyo ng Diyos to rule your life. Ang sabi ng Hebrews chapter 13, verse number 17, all you have to do is just to obey them. Amen. Alam mo, Brother Dominic, if you will study the word obey, dito sa verse na ito, if you will just study the word obey, dadaling ka doon sa word na trust. Dadaling ka doon sa word na pagtitiwala. Kaya nga, young people, if you will understand first part of that verse na sabi ng Bible dyan, obey them that have the rule over you. Now, sa kaya nga in-emphasize namin sa inyo ni Brother Dominic na itong mga area leaders nyo are assigned by God for you. Naalala ko yung isang binitawan ni Pastor. Isang binitawan ni Pastor na prinsipyo dyan sa pulpito. Lumago ka doon sa mga taong inassign ng Diyos sa'yo. No. Amen. Kaya nga Amen. Kung saan ka bang kabilang ngayon Amen. Na area, dapat kung sino ang area leader mo, since that those area leaders are assigned by God for you, dapat kang lumago sa kanila. Amen. O, kaya nga, alam nyo, ang pinakamagandang gawin nyo ngayon, hashtag name of your area leader and the name of your group on the name of your area. Yan ang pasalamatan ninyo. Amen. No, walang Amen. Pasama. Ay, pasalamatan ninyo. O, ginagawa na pala nila. Marami na palang gumagawa ngayon. Wow. Kaya nga, napaka-importante ito kasi these are the people that God assigned para sa inyo, na inassign ng Diyos para sa inyo. Kaya nga, all you have to do is ipagkatiwala nyo yung buhay nyo sa kanila. Amen. Just like ng pagtitiwala ninyo sa magulang ninyo, ganun nyo rin ipagkakatiwala ang buhay ninyo sa pastor ninyo. Amen. At ganun nyo rin ipagkakatiwala ang buhay ninyo sa area leaders ninyo. Bakit? Sabi ko nga, Brother Dominic, ako by experience, bagamat gento and ganyan tayo sa mga area. Mm. Been there and been there. Sa mga area. Nakita natin still, hindi natin madi-deny na sa lahat ng sinamahan nating mga area leaders, hindi natin madi-deny na meron silang iniwan sa atin na kung saan nanatili sa atin at sinunod natin, kaya tayo nandito ngayon. Amen. Alam nyo, young people, Amen. Sabi ko nga sa inyo, malaki ang magagawa ninyo sa ministry kung magpapagamit kayo. Yes, yes. Kung hahayaan ninyo na ang mga area leaders ninyo ay i-steer up ang inyong interest in getting to know God more. Yan ang kailangan ng mga young people ngayon eh. Yung mas lalo pa nating makilala ang Diyos. Kasi pag pinabayaan natin, kapag bumitaw tayo, kapag lumayo tayo sa mga gantong klaseng tao, iba yung may steer up natin eh. Amen, amen. Iba, ang may steer up natin, Brother Dominic, yung interest natin sa bagay sa mundo na ito. Nakaw. Which is delikado. Right. Amen. Kaya nga, since na hindi natin kaya mag-isa, we need people. That will help us. And Amen. These are your area leaders. Area leaders. Kaya nga, sabi ng Bible, obey them. Sila yung inassign ng Diyos na manguna sa'yo. Okay, kung ikaw man ay nasa north corner, south corner, east corner, west corner, ano man ang area mo sa mga corners na yan. Kung sino ang area leader mo, diyan, you have to obey them. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa kanila. Oh, bago dumating ang pandemic, Brother Dominic, tanungin kaya natin ng mga young people. Sige nga. Gaano kayo ka-interest na magbasa ng Bible before lockdown? Wala yan. Diba? Sigurado yan. Hindi ba kayo minsan nagtataka bakit sa loob ng isang linggo nakakatatlong beses kayo magbasa ng Bible pag umaga? Bakit? Dahil alam ng area leader, Brother Dominic, kung ano ang kailangan ma-build up sa'yo. Amen. Bilang Amen. Isang kabataan. Ano ang kailangan ma-build up sa'yo? Bilang isang area leader, alam ng area leader, oh ito, noong wala pang pandemic, medyo mahina to magbasa ng Bible. Paano nalaman ng area leader yan? Nagkaroon kayo ng roll the verse. Genesis 1:1. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And this is the first commandment with promise. Ay, wow. Yeah. Wow. Binasa niya, sabi niya, I rolled the verse too. Ganito. Sister, ganito. Nag-verse, sister. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who walked not after the flesh, but after the Spirit. Yeah? Doon ngayon nalaman na. Oh, makidlatan tayo dito. Bakit ka tumatawa? Nagbibigay nga ang halimbawa eh. Oh, yan. Oh. Matthew 16:18. Upon this rock, I will build the church. Ay, wow. Oh, diba? The church. And the gates of your house shall not prevail against. Hindi, alam ngayon. Okay. Alam ng area leader ngayon. Okay, sabi ng area leader, diyan ka mahina. From now on, ngayong pandemic, magbasa ka ng Bible. Amen, amen. So, na-build up ka ngayon.
na nagkaroon ka ngayon ng interest na mag-aral ng Bible, eh hindi ka sanay eh. So anong gagawin mo ngayon? Sasabihin ng area leader, magpo-post yung area leader mo. Brother ganito, sister ganito ang naka-assign mag-Bible reading mamayang 6 o'clock na umaga. Eh wala ka ngayon dahil patay. Ito na yung kinakatakutan ko dati. So nagkaroon ka ngayon ng interest na magbasa ng magbasa amen, ng Bible. Amen. So you see, kung anong nagiging tulong. Ang lamig pa ng kamay niyan. Yes. Umira. Ano ang nagiging tulong ng ano pag pumindot pa yun sa live, nagaganyan pa yun. Live. Oh. Kaya, you see, kung paano nagiging tulong sa inyo yung mga area leader. Kaya amen. All you have to do, young people, just like what the Bible says in the book of Hebrews, just obey them. Amen. Obey them. Alam mo, Brother Dominic, may masama bang sumunod? Nope. Wala. Masama bang sumunod? Yan ang tanong ko. Hindi. Meron bang masama kapag sumunod ka? Nope. Wala. Wala. Lalo na kapag alam mo, tama. Yeah. Mm. Kasi hindi naman, Brother Dominic, hindi mo naman madi-deny. Ikaw naman mismo makakaalam niya na yung pinapagawa sa'yo ng area leader mo, tama eh. Sir, total pinag-uusapan natin yung pinagagawa ng area leader. Ito yan, young people. Alam ko nagagawa niya to. Okay? Alam ko nagagawa niya to. Pag may activity na naka-assign kayo, na ginawa, na pin-assign kayo ng area leader nyo, tatanggalin nyo lahat ng naka-schedule. Tatanggalin nyo yan. Sigurado, ginagawa nyo. Kunyari, schedule nyo, may pupuntahan kayo, pero naka-assign kayo na mag-Bible reading, mag-prayer. Tatanggalin nyo yung gagawin nyo yun. Kakaligtaan yun kasi mas uunahin nyo tong ministry na to. Oh yes, totoo. Alam kong ginagawa ng ibang young people. Meron lang ako sa nakita kanina, hindi. Ay, gano'n ba? Hindi sumipot na. Ay, patay. Hindi sumipot eh. Ay, patay, bakit? Oo. Hindi ko alam eh. Nakita ko yun dito kanina kumakain dyan sa table na dyan banda. Kasi, syempre, yung pagkain. Anyways. Lalalim tayo. Lalalim pa dyan. Oh, totoo yun. Totoo. Tinan mo, dati, pag niyaya ka, oh, Brad, soul winning tayo, Brad, Bible study tayo, sis. Sir, may lakad kami ng ano, mga tropa, mga tropa ko. Punta kami Albay. Pupunta. Pupunta kami ng market. Punta kami market. Lahat kami, isa yung t-shirt, isa yung buhok. Ay, patay. Gayon. Lima ka babae, mga naka-makeup na sobrang kapal, ay, lipstick na hanggang dito. Sa sobrang kapal na lipstick, parang ina-face mask. Dinaig pa si Joker. Tapos naka-Angry Birds na damit. Yan na yung uniform. Tapos naka-kulots. Tapos naka-supra. Tawag ko dyan mga ano eh, Angry Birds fraternity. Iisa yan eh, lahat ng Angry Birds nandun eh. Oh, tapos ano, naka-3/4, tapos nakatali yung jacket dito. Mainit naman. Mainit naman. Tapos naka-shade sa loob ng mall. Ay, patay. Kaya, may lakad kami. Pero ngayon, tinan mo. Wala, tama yung sinabi ni Brother Dominic. You will set aside those things na nasa isip mong gawin. Bakit? Dahil alam mo na merong pinapagawa yung area kahit leader. Kahit naka-schedule pa yan. Oh, yes. Tatanggalin nila yung bigla. Oh, ako pa kaya nga, dyan. Kaya nga, kung mapapansin ng young people ngayon, ano ang na-build up sa kanila? Ano nangyari sa kanila? Interest. Yeah. Na-steer up yung interest nila. Amen, amen. Na sa pamamagitan nito, mas lalo ko pang makikilala yung Diyos. You see, kaya nga, totoo to, Brother Dominic, totoo yung sinasabi ng Bible. Just obey them. Kung susunod lang tayo, young people, sa mga area leaders natin, sinasabi ko sa inyo to straight din na hindi mo papahamak buhay nyo. Amen. Oh, amen. Isipin nyo na lang, kung wala yung area leader nyong programa ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Nakaw. Oh, di ba? Streamer na rin. Streamer. Streamer ka rin, gaya nung sinabi ko sa academy. Pangalan ng Migs. Sinabi ko sa academy na batang si ang pangalan? Hindi ko kilala. Adam, si Adam. Yung Adam Gaming kasi yung nakalagay. Batang bata pa yun. Brother Dominic, pag nakita mo yung streamer na yun, ay, sabihin ko sa'yo. Yun na, maaring ganun ang mga young people ngayon. Hmm. Maaring ganun ang kalabasan mo, young people, na akala mo okay. Na akala mo, oh, sige, okay to. Ito yung trending eh. Hmm. Ang hindi alam ng mga young people, yung mga okay sa atin at yung mga pinapasok nating yung mga pinapasok nating gawain na outside the will of God in our life, eh, yan yung akala natin natatagal, pero ang katotohanan, hindi. Hindi talaga tatagal. Bakit, Brother Dominic? Eh, oh, sabihin natin yan, kinaka-addikan nyo ngayong laro sa internet. Oh, sabihin natin yan, na kung wala ang mga area leaders ninyo, natutulong sa inyo na mag-steer up ng interest nyo in getting to know God more and to fall in love in the things of God. Kung wala ang area leaders mo, yung kinaka-addikan mong laro, tingin mo ba tatagal ka dyan? Minsan lalaban pa yun sa magulang.
ipo-person nila yung pagiging gamer kuno nila. Ay, patay. Oh, yung pagiging streamer kuno nila. Bakit? Eh, kasi sir, maraming kumikita na dito ngayon. Ahaw kita dito, ma. Diya, marami na kasing, diya, asasabihin yan, ma, pa, bilang mo ko ng laptop. Ay, bilang mo ko ng, ano, ng desktop. Kasi, marami nang kumikita dito ngayon. Tens of thousands of pesos ang kinikita nila. By doing streaming, eh, kung next year, or one of these days, mawala ng internet. Nakao. Oh. Sige, anong matitira sa'yo? Magpa-flashback sa'yo, op, meron pala akong isang area leader. Na kung saan, na pinupush ako na ma-inlove sa gawain ng Diyos. Bakit? Amen. Because those are the things na tatagal lang sa lupa na ito. Amen, amen. Ito lahat ng pinagmamalaki ng kabataan ngayon sa mundo, mawawala to eh. Mawawala to. Anong matitira? Yung mga salita ng area leader mo. Na ano yung mga salita na yun? Mag-involve ka. Laging umaalay sa tenga. Magri-ring yan lagi sa tenga mo. Ano yun? Mag-involve ka sa ministry na ganito. Dapat ma-inlove ka sa ganitong klaseng gawain ng Panginoon. Ma-inlove ka sa online soul winning. Di ba? Sa mga ganyang klaseng paraan. Now, all you have to do, young people, team focus. Team focus tayo. Focus ngayon sa sinasabi ko ngayon. All you have to do, just like what Hebrews chapter 13, verse number 17, nasa first part pa lang tayo ng verse. Kung mapapansin ninyo, meron pa yung kasunod na magandang word. Hindi lang basta obey. Hindi lang basta sumunod. Di ba? Now, ang sabi dyan, all you have to do is just to obey. Mga kabataan, para kung baka hindi alam ng iba eh, walang bayad sumunod ha. Walang bayad sumunod. Walang bayad. Libre lang sumunod. Iba kasi may kapalit pa eh. Yeah, yun ang masaklap nun. Yun ang masaklap. Pero I don't think na merong gagawang area leader nun. Amen. Na pag sumunod ka, may kapalit. No, walang ganun. Walang ganung area leaders. Amen, area leaders. Walang ganung area leaders. Amen, na amen. Walang hihingi ng kapalit sa atin. Ewan ko lang, leader ng sentral. Okay. Kaya nga, sabi ko nga eh, walang area leader na ganun eh. Na susunod ka o pagkatapos mo sumunod, merong kapalit. No. Ako as an area leader, I really love my job. I really love my area. Lahat dyan, kaya nga ako, naririnig to. Ngayon ko lang sasabihin to in public. Amen. Na meron po akong pangako sa area leader, sa area ko, sa Southeast family. Number one. Yeah. Sa kanya yung tagline niya. Sa Southeast family, anong pangako ko sa area? Ang sino mang magtatangka, ha? Magtatangka na sisira ng buhay ng tao sa area ng Southeast family. Naka, ang init. Ako ang kalaban ninyo. Kaya kung naririnig mo ako ngayon, ha? Kung naririnig mo ako ngayon, ha? Kalaban mo ako. Nakikinig ba? Nakikinig? Nakikinig. Nakita ko sa comment box eh. Ay, patay. Is watching. Is watching. Ako, man. Ha? Kalaban left. Mo ako ngayon. Nag-left. Unfollow. In-unfollow niya ng Christian Bible Baptist Church eh. Naka-report pa yan. Hindi, ako kasi, because, hindi, ako kasi, Brother Dominic, that's, ganun ko ipakita sa area natin na I really love the people there. Amen, amen. Sabi ko nga eh, kayo yung mga tao na ibinigay sa akin ng Diyos. Nakakahiya naman, pinagkatiwala kayo sa akin, tapos hindi ko kayo ingatan. Di ba? Kaya nga sabi ko sa area ko, kung sino man ang magtatangka sa inyo, ako ang kalaban nila. Now, sabi ko nga, kanina, ako natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon, merong naayos na problema. Amen. It's all by the grace of God. Bakit? We have to be serious. Itong mga, kami pong mga area leaders ninyo, sa biyaya ng Panginoon, it is only by the grace of God that we will do our best na mapag-ingatan po kayo. Thank you, sir. Lalo amen, na amen. Sa inyong mga kabataan. Kasi, meron po tayong mga tatay, meron tayong mga nanay, hindi lang basta kabataan ang compose ng isang area. Meron tayong mga tatay, meron tayong mga nanay na nandyan. Na sa biyaya ng Panginoon, mga... Ano na yan eh, mga lumago na yan sila sa gawain ng Panginoon, amen. Sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang gagawin namin, kakasamahin namin sila as help para sa ikabubuti ninyo, mga kabataan. Kaya nga, papansin ninyo, sabi ko kanina sa umpisa, Brother Dominic, that these people, your area leaders, ay napaka-dear sa inyo bilang isang young people. Amen. Kasi kayo ang laman ng isip namin.
Amen. Thank you, sir. Amen. Kayo ang laman ng isip namin. Pag tinanong mo, bawat area leaders dito, dito si Sir Christian, dito si Sir Ian, dito si Sir Jao, andito si Sir Ponching, nawawala si Sir Janep. Oh, nasa CR, nanonood. Ito, ito. Yan, yan. Nag-monitor pala. Oh. Pag itong mga area leaders na to, kapag tinanong mo to, pag tinanong mo kayo mga yan, oh, meron ka bang pwede magbigay ng testimony? Ang una may isip niyan, young people. Young people. Amen. Amen. Kaya pag panahon na ng medyo alanganin sa oras, ang una may isip niyan, young people. Oh. Doon mo makikita pa, just by saying that, sir, doon mo lang makikita na maraming blessing sa young people. Yes, totoo yun. Maraming totoo blessing. Yun. Marami. Kaya nga kung ito, itong sinasabi ng Hebrews 13 verse number 17, itong first word na ito, kung gagawin lang to ng young people, obey them that have the rule over you, maraming pagpapala ang mga kabataan. Amen. Isipin nyo, teenagers, from 13 years old, nandyan na nakasunod sa iyo ang pagpapala. Hanggang sa lumampas ka sa Team Focus, mapunta ka sa preparation. Hanggang sa ikaw ay magkaroon ng pamilya, nakasunod yung pagpapala. Bakit? Noong kabataan mo pa lang, noong teenage years mo pa lang, noong ikaw ay nasa Team Focus, tinandaan mo na yung sinasabi ng Bible na obey them that have the rule over you. Kaya anong ginawa mo? Sa lahat ng sinasabi ng mga area leaders mo, ang ginagawa mo lang is just sumunod. Amen. And not just Amen. Only sumunod, kundi ipagkatiwala mo yung buhay mo sa kanila. Magugulat na lang pati yung people, magpipreach na yan. Yeah. Yeah, totoo yun. Oh, minsan, sino nag-Bible study sa atin? Young people. Young people. Oh, di ba? Kaya nga, mapapansin mo, young people na yan, eh, okay lang na noona parang wala. Pero ngayon, kagamit-gamit ka na sa area. Amen. Diba? Praise Bakit? The Lord. Amen. Because of your area leaders. Now, hindi sa kinukuha namin yung credit. Ako kasi area leader din ako, Brother Dominic. Pero hindi sa kinukuha ng mga area leaders yung credit. Ang pino-point out po natin dito, Team Focus, makinig. Ang pino-point out namin dito is just learn to appreciate and learn to thank God for your area leaders. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, andito kami ni Brother Dominic, nandito ako, nagsasalita ako sa harap ninyo, naging area leader ako sa biyaya ng Panginoon, and prayerfully that Brother Dominic ay mapunta rin sa ganong klaseng estado ng kanyang ng kanyang buhay. Magkaroon siya ng isang area na hahawakan, di ba? Now, kung bakit kami nakarating sa gantong klaseng sitwasyon, dahil din sa mga encouragement ng aming mga area leaders amen, before. Amen. Sabi ko nga, young people, bunga lang tayo ng impluensya ng ibang tao. Amen. Praise the Lord. Bunga tayo ng impluensya ng ibang tao. Kaya kung ano man ang nakikita nyo po sa amin, bunga rin kami ng pagsunod namin sa mga area leaders namin. Maliwanag! Area leaders are inassigned ng Diyos para sa buhay mo. So they are assigned by God to rule over you. All you have to do is to obey them. Amen. Obey Amen. Them. Amen. Sumunod at ipagkatiwala mo yung buhay mo sa kanila. Ito lang sir, ano lang to, Eps na lang to. Ito ah, gugulat na lang to. O gugulat na lang kayo mga young people. Ano ah? Extra! Extra! Ang nagawa naman o, Eps na ano ba sabi ko? Ano ba pagkasabi ko? Bonus! Ito sa mga young people ah. Burito kayo pag nahihirap yung quiz. Kaka-obey natin sa area leaders natin. Magugulat na lang kayo. Alam, Google, tatanungin niyo yung leader niyo na sir sino yung naka-assign. Yeah, totoo 'yun. Magugulat na lang kayo, kakasunod yung area leader niyo, kayo na yung area leader. Patay. Gulat ka, pa-setup lang ng live mo 'yan. Alam malayo mo dito second floor, ang nagsasalita na si Pong. Pala 'yan. Ha? Maraming viewers. Maraming viewers. Oh, gulat ka. Magulat ka yung ano, kakatulong mo mag-assist sa area leader mo. Ikaw yung pinapa-assist ng laptop. Ikaw yung pinapa-assist ng microphone. Pati yung opisina ko doon, agawin mo na. Oh, ganyan. Nasa na yung mga bata na yun? Nawala. Nasa opisina ko. Ito na sila. Alam mo anong ginagawa? Nagla-live. Nagla-live. South Border Family, welcome! May sarili silang staying alive doon. Binabantayan ko nga yung laptop ko. Baka may ibang user na pagbukas ng laptop ko. Naalagay, Romer Rodriguez. De, young people, kita nyo masaya. Masaya kasi pag sumunod ka. Man. Masaya pag sumunod Amen. Ka. Kaya all you have to do is just to obey them. Obey them that have the rule over you. Diyan muna tayo.
mahaba yung verse, alam ko mahaba yan. Baka sabihin nyo, lo, ikaw rin pala sir, di ka rin marunong. Alam ko mahaba yung verse. Pero dyan muna tayo. First part tayo ng verse. Obey them that have the rule over you. Again, tatandaan nyo, isa sa mga makakatulong sa'yo na mag-stir up ng interest mo in getting to know God more and to fall in love sa gawain ng Panginoon, maliban sa iyong parents, maliban sa pastor, area leaders. Amen. Amen. Area leaders. Kaya, mga young people, I hope you enjoy our small discussion. Amen. Pero amen. Napakagandang discussion. Napakagandang discussion. Ang ganda ng pagka... Tinan mo, Brother Dominic, papiwan ko lang saglit bago natin ilipat sa ating mga boy shoutouts. Oh, meron pa pala. Yeah, meron pa yun. Bago ko, tinan mo. Parents, ano ang instruction ng Diyos? Kanya-kanya yan, may instruction yan eh. Diba? Ang instruction sa parents is to bring them up in the nurture and admonition of the Lord ang kanilang magulang. Pastors comes from the very heart of God. Diba? And then, area leaders. Saan mo makikita ang area leaders? Meron bang, and I will give you area leaders? Wala, diba? Wala. Pero papasok sila sa salitang teachers. Papasok sila sa salitang godly counselors. Amen. Those Amen. Are your area leaders. Amen. Na kung saan makikita ninyo sa Book of Proverbs at sa ibang books ng Bible. Mababasa nyo yan. Diyan, yan ang pinaka-pinipicture. You see, these are the people na kung saan hindi natin may deny na malaki ang magiging parte sa buhay natin if we will just appreciate what they are doing for us. Amen, amen. Kaya keep tuning in next Thursday, ipagtutuloy natin. Pa. Amen, amen. Alright, Brother Dominic, ipasa mo na sa mga... And, ano yan? Mga boy shout-out. Boy shout-out. Brother Steve. Naka-off yung mic mo. Hindi mo talaga ma-perfect. Kailan mo kaya ma-perfect yan? Inon ko na, sir. Ha? Inon ko na. Ulit-ulit. Isa ba? Bigyan mo na magandang ito. Ito na po, boy. Ating boy, shout out, Brother Steve! Boy, magandang gabi sa inyo na ating boss. Pakitaan mo ako ng ano? Ng, ha? Hype na pag-intro. Brad Dominic, introduce mo. Isa ba? Ito po ating boy shout out, Brother Steve! Boy shout out! Maraming salamat po sa panonood! Napakasaya ng ating programa po at napakasaya po dahil sa oras na ito ay meron tayong 21 na first time. Wow, amen, amen. Yan, napakarami po. Unang-una po si Brent Ostan, watching from Montinlupa. Joy Marasigan from Batangas. Earl Matthew Serico from Paranaque. Paranaque. Halina, sakay na kayo sa Paranaque. Si Jupiter Andrina, si Jan Gi, Alisa Manalo, watching from Batangas. Rachel Bianca Gaka. Huh? And Gaka. Okay. Si Ken Chester Untalan, Azarelia Zakira, watching from Caloocan, Andrea Mendoza, si Rainali, ito yung first time ng Sunday, si ano, bisita nila Jello, si Rainali, ano, Indenible. Si Ken Abelaria, watching from Jensan, si NJ Narciso, Angel Tatutuala, Duran, and pati yung sound card na bulul. And si Charmay Mayugag Wanzon, watching from Muntinlupa. Asian Micaela Bautista, Carl Jet, Jezel Miranda Dakis, Angela Chan Youth Loser, and Patricia Alcantara, and Catherine Sapiko. Yan, napaka-21 po sila. May ano ba, may isa pa si Vincent. Alam ko kasama yan. Si Vincent Alonquina, De La Torre. Shoutout pala dun sa, sinirang ko ng link, yung pinsan ng pinsan ko, si Rafael Arpon. Yan, shoutout sa yun. What? Rafael po, yung first name niya po yun, first name. At, shoutout din pala. Ayan eh. In-emphasize na lang. In-emphasize. Na kaya maayos kasi yung Rafael, first name. Ah, first name. So, pag hindi first name yung Rafael, ano ibig sabihin nun? Nililinaw ko lang, sir. Nililinaw ko lang. Ah, nililinaw. Kasi linaw dito, sir. Aliwan. So, yun ako. Shoutout pala sa aking
Say kay Mama and kay Papa and kay Gab na nanonood dyan sa bahay. Amen, amen. Yung ate mo nandito, shout out mo daw. Shout out din pala kay ate na nandito, napakalayo. And kay Kuya. Sana i-reclaim mo to at shout out sa'yo. Ingat ka palagi. Ronald Janep! And I give you Sir Janep. Alright, amen. Magandang kayo po sa inyo lahat. Ating focus and staying alive ng mga young people. Thank you so much sa inyong panunood. Especially sa mga young people ng Mandaluyong. Ayan, salamat po sa inyong paikitsuning po sa programa natin. Gusto ko lamang pong i-shout out ang Joaquin family, Sir Gino, Ma'am Shendi, at saka kay Ate Sweet Dawn for making, thank you for making this program as your family time with God. Sir, wala tong kupas eh. Every Thursday. Wow, amen. Ito yung ginagawa po nila. Galing. Joaquin family. Yan, nakita ko nga sila kasi thank kung so nakikita nyo po sa inyo po mga screens what? Ngayon, ay nandyan ang mga pictures. Thank kaya so palakpakan po natin amen. Ang mga family na ginawa galing, po ito. Galing. Family time with God. Alam mo, Brother Dominic, I am encouraging everyone na gawin na mag-send kayo ng pictures. Yung iba, alam ko naman na they are doing this program as their family time with God while eating dinner, 'di ba? Pero problema kasi nakapambahay na sila. Kaya nahihiya sila magpicture. Pero I'm encouraging na pwede naman bago kayo magpalit, magpicture muna kayo. Diba? Para lang makita namin. Alam nyo kasi para po sa para maintindihan po ninyo. Hindi po ito yung mga picture na sinisend nyo po. Hindi po ito kagaya sa eskwelahan na check ng attendance. Yeah, amen. The purpose of this amen. Is to challenge other members na gawin ding family time with God. Amen. Makita naman natin, amen. Diba? Amen. Yung preaching kahapon ni Pastor. Yes, sir, nabanggit nyo po yan. Alam nyo po, may mga young people po sa grupo ng ambassadors na nakikita nila, di ba, nagkakaroon po tayo ng time na ganyan, family time with God, at ginagamit nila itong program na to. Ginagaya na rin po nila just by seeing those pictures, especially po itong nakikita nyo po ngayon sa screen. And gustong-gusto po nilang mangyari sa kanilang family. Yeah. Galing. Kaya makikita mo dun na ultimo kahit yung parents, pinipilit na talagang i-steer yung mind nila pagdating sa Panginoon. Totoo yun. Kaya nga, again, we are encouraging, no? Kung mga may parents mo na nakikinig po ngayon, just take a picture and send it to alam ko yung mga members naman, mga anak naman nila, member ng GC yes, ng Team amen, Focus. Eh. O di i-send nyo mga young people na member ng GC ng Team Focus, i-send nyo doon and Sir Chow ay ipapakita yan sa atin. So kaya mga kapatid, maraming salamat our peak viewers for this evening. God gave us 104 viewers. Oh, amen. Yeah, 104 viewers. At 16. Yeah. We are thankful for that. No, amen. Nakakaabot tayo ng ganyan. Amen. Kaya next week, let's keep inviting more. Let's keep tag more yung mga pangalan ng ating mga kaibigan and share the link para mas marami pa ang maabot ng programa po amen. Na ito. Amen. Alright, kaya keep tuning in next Thursday. Magkita-kita po tayo in behalf of our pastor, Pastor Gil Lorena, as the producer of the programs of the church, and Sir Jao as the director and the cameraman, at to sa mga audio man natin, yung mga technicals. Ganun talaga. Mga technicals, in behalf of all the Staying Alive staff, ay maraming salamat po. Brother Dominic, my co-host, Sir Stephen, boy shout-out. Another boy shout-out, Brother John M. I'm your host, Brother John Mark, saying see you next Thursday on another episode of Staying Alive. God amen. Bless you all. Times which we live at the things you can see here today. It won't be long till Gabriel his trumpet shall sound and the Lord comes to take his bride away. We'll want to go back to revival, old time revival, people kneeling at an old time altar to pray. I want to see more. Can't beat salvation. Saints headed for heaven. Back to the old-time Christian way.
soul. Just go back to the old time Baptist way. Well, I wanna go back. Back to the Bible. Old time revival. People kneeling at an old time altar to pray. I wanna see more. Can't be salvation. Saints headed for heaven. I wanna go back. Back to the old time Christian way. Go back. Back to the Bible, old time revival. People kneeling at an old time altar to pray. I want to see more. Can't be salvation. Saints headed for heaven. So I want to go back. Back to the old time Christian way. Well, I want to see more. Can't be salvation. Saints headed for heaven. I want to go back. Back to the old time. Back to the old time. Well, I want to go. Back to the old-time Christian.